Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Morning. Parang mahina. Parang may impluensya pa ng aldab kahapon. Anyway, kung tatanungin natin ang ating mga sarili, sa bawat isa sa atin na nagsasabing disipulo tayo ng Panginoon o alagad tayo ng ating Panginoong Jesus, maaari rin ba nating sabihin sa puso natin na tayo'y minsan ang nagkasala ng pagtataksil sa Panginoong Jesus? Mayroon bang mga bagay na ginawa natin o ginagawa natin na parang katulad ng kay Judas sa talatang binasa natin kanina? Sa palagay ba natin o sa palagay ba ninyo, ano kaya ang magiging epekto nito kapag ang bagay na ito ay nangyari sa buhay natin, yung pagtataksil? Naranasan nyo na rin ba kung gaano kasakit na makaranas ng pagtataksil ng isang tao na malapit sa iyo? Kapag nagkaroon tayo ng tinatawag na ganitong kalagayan o kung mayroon mang isang taong nagtaksil sa atin galing sa kanilang puot o galit o kung ano man, paano tayo tutugon sa ganitong sitwasyon? Paano natin sila babalingan o ibabalik yung kanilang ginawang hindi maganda sa buhay ng bawat isa sa atin? Tayo ba ay tutugon sa pamamagitan ng mahabaging pagmamahal o pagpapatawad na nagmumula sa ating puso? O papalitan natin to ng paghihiganti? Alin kaya sa dalawa roon ang maari nating itugon sa isang tao na nagtaksil sa atin? Bago po tayo magpatuloy sa pag-aaral, tayo muna po ay muling manalangin, humingi tayo ng tulong sa Panginoon upang maunawaan natin kung anong dapat na isagot natin doon sa tanong na iyon. Let us pray. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa magdamag na pagbabantay ninyo sa amin, higit sa lahat sa aming mga mahal sa buhay. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa isang araw at pagkakataon na iyong ibibigay sa amin upang makapilig po namin muli ang bawat isa, ang aming kapatiran sa araw na ito. Dalangin namin na patuloy naming maipamahagi sa aming mga kapwa, kapatid, ang iyong itinuro sa aming pagmamahal at ang iyong kalinga. Maraming salamat din po, Panginoon, sa pagkakataon na maipapakita namin sa iyo ang aming pananalig at pananampalataya. Subalit, nais naming humili ng tulong. Tulungan mo po kami, Panginoon, ngayong umaga na maintindihan ang aming pag-aaralan. Ikaw po ang maging tagapagturo sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus na aming Diyos, tagapagligtas at Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Alam niyo po, totoong isa sa pinaka malungkot na naranasan ng ating Panginoong Jesus sa kanyang buhay, sa sandali ng kanyang buhay, ay ang siya ay ipagkanulo. Ipinagkanulo ng isang taong malapit sa kanya. At madalas kong tinatanong, ano kaya ang umakay kay Judas upang ipagkanulo ang kanyang Panginoon at higit sa lahat, tagapagligtas? Mga tanong na lagi kong binabanggit sa isip ko, paano nangyari na ang isang taong kanyang nakasama, nakakita ng kanyang himala, narinig ang kanyang mga turo, ay minsang sumablay sa kanyang buhay, nagtakwil at ipinagkaila ang ating Panginoon? Marahil ay alam niyo kung sino ang aking tinutukoy. Ito ay walang iba kundi si
Judas. Si Judas na naging sikat dahil sa kanyang ginawa, maging sa sasakyan, nandoon yung kanyang pangalan. Di ba, nababasa niyo, binanggitit ni Pastor Raymond, Judas not pay. Kumbaga, sa daigdig natin na tinitirahan ngayon, ang isang bagay na hindi maganda, yun ang mga sumisikat. Yun ang binibigyan ng puna, ng pananaw, ng mga tao. Sabalit, ano ba talaga ang nangyari ng mga araw na yon? Basahin po natin sa mga sumusunod na talata. Sa talatang 44 hanggang 45, naririto ang kwento ng isang nagkanulo sa ating Panginoong Jesus. Bago pa man dumating, ibinigay ni Judas ang isang kudyat. Kung sino ang hahalikan ko, iyon ang inyong hinahanap. Dakpin niyo siya at huwag pabayaang makatakas. Pagdating sa puntos na nandun na nga itong si Judas, agad siyang lumapit sa Panginoong Jesus at sinabi niya, Guro, Guro, ang pati niya at ito'y kanyang hinalikan. Pagkatapos, ano nangyari? Agad ngang sinumbagan at tinakip ng mga taong kasama ni Judas na may dalang mga pamalo at tabak ang ating Panginoong Jesus. Kung babalikan natin yung kwento ng mga karang araw, ito'y pinoblema ng mga tao doon sa Sanhedrin na tinatawag. Pag sinabing Sanhedrin, ito'y gathering or ito'y grupo ng mga liderato ng panahon na yon na nagkakaisa sa kanilang ginagawa ng mga pagkakataon na yun. Bagamat sa pag-aaral, meron silang hindi pinagkakaunawaan. Katulad ng Saduceo, iba yung paniniwala kumpara sa mga Pariseo. Meron silang mga distinct teachings na hindi sila nagkakaunawaan. Subalit sa pagkakataong ito, nung nakita nila na ang Panginoon ay medyo sumikat na at marami ng tagasunod dahil sa mga himala at dahil sa mga bagay na ginawa ng Panginoon na magaganda, ito ay sinimulan lang kainggitan. At dahil doon sa inggit na yon at sa takot na mawawalan sila ng kapangyarihan, pinalak nila na patayin ang Panginoon. Isa lang paraan, kailangan mawala siya upang tayo ay manatili sa ating pwesto. Subalit, sa pagtatanong na yon, hirap na hirap sila kung paano nila gagawin yon. Naghahanap sila ng anggulo o lugar kung saan nila sisimulan para ang Panginoon ay madakip. At ang nangyari nga, nag-isip sila na kailangan may isang kasama ng Panginoon na siyang magbibigay sa kanila ng poder para mahuli at matakip ang Panginoon. Kung tutuusin, hirap na hirap sila sapagkat ang alam nila, ang mga tagasunod ng Panginoon ay tapat sa Panginoon at hindi nagtatakwil. Kaya lang, kagulat-gulat, para kung tutuusin, answered prayer itong mga grupong ito. Biglang, nagkaroon sila ng liwanag sapagkat si Judas ay nakipagkita sa kanila at nakipagkasundo na kanyang ituturo at ipapahuli ang ating Panginoon sa kondisyong babayaran siya sa halagang 30 pirasong pilo. Kabisado ni Judas kung saan nagtatagpo ang grupo kapag sila ay nananalangin. It's a Mount of Olives. At kailangan din mangyari na mahuli ang Panginoong Jesus na hindi public or privado dapat, tahimik. Kaya ito ay binantayan talaga nila at nagkaroon ng pagkakataon na ang Panginoon ay mahuli sa madilim na lugar at kokonti lang ang tao. Bagamat sa perspective ng Diyos sa tinatawag nating pananaw ng Diyos, ito'y talagang plano niya. Hindi lang nasisilip nitong mga nandito sa grupong ito. Akala nila, plano nila yon, nagtagumpay sila, pero ito'y plano ng Panginoon.
nagsasalita eksaktong kung anong gagawin. Actually, nanguhulihin ng Panginoon, hindi siya pumunta sa kaliwa o pumunta sa kanan. Diretso, hinarap niya yung huhuli sa kanya. Kasi gusto niya ipakita na susundin niya ang plano ng Diyos sa buhay niya. Si Judas ay hindi iba sa Panginoon. Bilang aking mga nabanggit na ng mga raan, siya ay isa sa mga alagad. Makikita natin to sa Marcos 3:14-19. Kabilang din siya sa tinatawag nating kasama ng Panginoon. 1:13-1. At ayon din sa hula o sa propesiya, ang Panginoong Jesus ay ipagkakanulo sa pamamagitan ng isang pamilyar na kanyang kasama. Ito ay nanggaling sa Awit, Kabanata 4, talatang 9. In other words, ang pagiging malapit sa Panginoong Jesus pala, bagamat alagad, ay walang garantiya o kasiguraduhan na hindi maaring siya ay gumawa ng pagkakanulo. Ito'y katulad din ng ilang simbahan sa Asia Minor. Marami ang iniwan ng kanilang unang pag-ibig. Makikita nyo ito sa Pahayag, Kapitulo 2, Versikulo 4-5. Ito'y madalas pinag-uusapan kung bakit nagkaganoon yung mga Kristiyano sa Asia Minor. Nagpasimula silang tumanggap ng mga maling doktrina. Ang pagtanggap sa maling doktrina ay isang pagpapakita na ikaw ay nagtatakwil sa Panginoon. Pero sila, yung mga tao, panahon na yon, tuwang-tuwa sila na tanggapin nila ang maling doktrina. Makikita niyo yan sa Kapitulo 2 at versikulo 14 hanggang 16 ng parehong aklat ng Pahayag. Pinayagan din nilang makapasok ang mga huwad na mga tagapagturo upang ikalat yung maling doktrina. Doktrina ng kaaway. Pagtitignan natin, pagtatakwil din ito sa Diyos. Meron talagang totoong turo, puro at dalisay na turo ang Diyos. Subalit, nangyari sa mga panahon na yon, pinagkanulo na ng Panginoon sapagkat naniwala sila sa mga turong mali. Tinanggap nila yung mga maling turo. Ang kanilang mga trabaho, maging ang mga alagad sa kasalukuyan, parang bigo ang kanilang gawain. Ang kanilang magawa ay napakalayo sa kalooban ng Panginoon. Ano yung napansin natin sa kanilang mga ginawa? Dapat magbabantay sila, pero hindi sila nagbantay. Sila yung mga natutulog doon sa prayer meeting. Ang sabi ng Pahayag 3:5-16, ang tawag doon, naging maligamgam na mananampalataya. Hindi mainit at hindi malamig. Anong ating dapat makita rito? Kailangan nating sundin ang Panginoong Jesus upang maging tapat tayo sa Kanya hanggang kamatayan. At huwag natin ipagpalagay na ang ating pagiging masunurin sa kasalukuyan ay magiging garantiya rin ng katapatan natin sa hinaharap. Ito'y magiging totoo at magiging makabuluhan kung talagang isa sa puso natin ang salita ng Diyos. Pero sa sandaling hindi natin ito isa puso at ipamuhay at tayo tumalikod dito, mawawala na yung garantiya na tayo'y magiging tapat sa Panginoon. Ipinagkanulo ang Panginoon ng isang taong mahilig sa pera. Ang pera ay isang problema para kay Judas. Kaya ngayon nasa jeep, tama, ano? Judas, not pay. Eksakto. Siya kasi ay madalas mangupit. Kung hindi ninyo alam, yan ang kanyang intensyon lagi. Siya yung may hawak nung ang tawag nito, kaban ng yaman o lalagyan ng grupo. Siya ay madalas mangupit mula doon sa kahon ng pera hanggang sa suktulan yung kanyang pagnanasa na magkaroon ng maraming pera
ay pumasok sa isip niya na pati ang Panginoon ay humantong na siyang ipagkakanulo. May mga taong nakausap ako nung nakaraang Webes. Itong taong ito ay lulong sa droga. At kapag kausap mo siya, parang sarado yung kanyang isip. Ito lang ang kailangan ko, ito lang yung problema ko. Ayaw niyang magbukas ng kaisipan na merong solusyon dyan sa problema. Ayaw, sarado ito talaga. Ang ginagawa niya, sinisisi niya pa yung mga iba at mga kamag-anak niya. Mapansin lang yung kanyang problema doon sa kanyang pangangailangan. Studies shows na most people who are in addictions, nasisira yung cell ng utak. Kaya, hirapan talagang kumilos ng tama minsan ang mga taong ito. Sabalit, ako hindi nawawala ng pag-asa sapagkat ang Panginoon ay buhay at laging bukas sa mga taong lumalapit sa Kanya upang mabago. Sabalit dito sa kwento natin, parang sarado itong utak nitong si Judas. Alam niyo ba na yung pera ay naging bahagi upang siya ay matukso yung salapi o kayamanan? Madalas ito kasi nagiging hadlang din para ang isang tao ay lumago sa paglilingkod. Marcos 4:19, Unang Timoteo 6:9 at talatang 10. Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng ano? Kasamaan. Hindi masama ang salapi kung tama ang pagtanaw mo rito sa bagay nito. It's a matter of judging yung conviction on how you concern the right priority. If your priority is God, you will never have problem with money. But if your priority is money, you will really have problem with God. Mari ba tayong magkasala ng pagtaksil sa Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pagdanasa sa mga kayamanan? Of course. Ipinagkanulungan ni Judas ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pagdanasa niya na magkaroon ng isang 30 pirasong pila. Subalit, nais kong makita rin natin ano ang ginamit ni Judas na hudyat para mahuli ang Panginoon. Ano kanyang ginamit? Halik. At ito'y sumikat din, no? Halik ni Judas. Alam nyo, sa panahon ng mga Hudyo, tatlong klase yung halik. Halik sa paa, halik sa kamay, at halik sa muka. Ano yung ibig sabihin kapag halik sa paa? Ibig sabihin, alipin ka kapag sa paa ka humahalik. Sa kamay, medyo tumaas ng konti dun sa alipin. At yung sa muka, yun talaga yung halik na close kayo, magkasama at magkasundo kayo. Yun yung pagkakaiba ng tatlong halik. Ang ginamit dito ni Judas na pandaraya ay halik sa pisngi pagkat pinalalabas na siya ay kadikit o kasangga, kasama ng Panginoon. Maraming mga tao na itong klase ng pananaw sa buhay ay ginagamit ngayon. Ano yung nakita natin dito? Ano yung makikita natin dito sa prep ng paghalik ng kasamahan ng Panginoon? Ang kumilos dito yung tinatawag nating bahagi ng emosyon ng isang tao. Pagkukunwari. Kunwari, mabait. Kunwari, tumatanaw ng isang bagay. Parang pag-iisipin natin, kung panonoorin natin yung kwento, ang nakikita natin dito, talagang pagpapanggap ang gagawin ni Judas. Lalapit siya sa Panginoon. Ay, guru, kamusta? Okay, beso-beso ba yung tawag niyo doon? Hindi halata, ano? Kaya minsan yung beso-beso parang make-up plastic. Minsan napapansin ko eh. Yung mga gumagamit dito doon sa nakikita natin sa alta sosyedad. Kunyari, nagbe-beso-beso pero nakakaingitan sa damit. Mas maganda yung damit ko sa'yo. Mas maganda yung make-up ko sa'yo. Mas maganda yung sing-sing ko. Kasi yun lang napapansin ko naman. Of course, depende dun sa nagdadala. Pero kung minsan madalas, ito yung ginagamit na pandaraya ng mga tao, katulad ng ginawa ni Judas. Now, ano ang ibig ko sabihin? Bakit nabanggit ko yung salatang emotion? Kasi sa relihiyon, most of the time, ito yung daya. Mukhang sincere sila, seryoso,
sa paglilingkod, pero ano yung umiiral sa puso nila? Emosyon. At kahit kailan, hindi lalago ang isang Kristiyano kung ang magmamaneobra ng buhay mo ay ang iyong emosyon. Ang emosyon, ibinigay sa atin ng Diyos to prove na we could appreciate Him. Bakit tayo masaya? Natutuwa tayo sa ibinigay ng Panginoon. We appreciate kung anong ginagawa niya sa atin. Bakit tayo umiiyak? Maaring may nangyaring isang bagay na hindi maganda, kaya tayo napapaiyak. Bagamat ang pag-iyak ay may dalawang klase. Pag-iyak ng kagalakan at pag-iyak ng kabiguan. See? Pero dito, sa bahaging ito, hindi maganda na ang isang tao ay madaya ng tinatawag nating emotion. Ipinapakita sa kanilang pagsamba ang kanilang pagiging emotional at hindi spirit-filled. Anong ibig sabihin? Ang kanilang damdamin ay merong daya. Hindi ito masasabing gabay ng Espiritu Santo. Ito ay nanggagaling sa ligaw na pananaw. Saan natin ito makikita? Sa Kawikaan, Kapitulo 16, Versikulo 25 at Jeremias 10:23-17, Talatang 9. Listen, ito yung tamang sistema. Ang tunay na damdamin ay mula sa totoong pananampalataya. Kailanman hindi magmumula ang pananampalataya sa damdamin. Tandaan niyo yan. Ang emosyon ay hindi pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya galing sa ating Diyos. Roma, Kapitulo 10, Versikulo 17. Ibig sabihin, kung susuriin natin at gusto natin maging tama sa ating buhay at hindi maging mali yung gamit natin ng emosyon, sundan natin ang Mateo 22:37-38 na ang sabi, dapat nating mahalin ang Diyos ng buong puso, ng isip, ng kaluluwa, ng buong lahat ng pagkatao ng isang tao, ng isang Kristiyano. Ganun ang pag-ibig na dapat nating ibigay sa ating Panginoon. Ang Panginoong Jesus ay ipinagkanulo ni Judas. Subalit, huwag nating kakalimutan na si Satanas ay isang naging impluensya ni Judas. Ginamit ni Satanas si Judas upang ipagkanulo ang Panginoong Jesus. Ano bang merong kwento dito? Bakit nakikialam itong si Satanas? Unang-una, sabi ko sa inyo, kung babalikan natin, ayaw ni Satanas na si Jesus ay mamatay sa krus sa araw ng Paskwa. Ang gusto niya, sirain yung araw na yon, magkaroon ng rally, magkaroon ng gulo para hindi mapatay ang Panginoon sa araw ng Paskwa. Isa pa, bakit ginigi talaga ni Satanas na pasukin at looban o anong tawag doon? Puspusin ng kaaway itong si Judas. Baka sakali, nagbabaka sakali siya. Kapag ang Panginoon ay dumanas na ng hirap, yung ginawa ng tao sa kanya, di ba? Dinuraan, binigyan ng mga pahirap. Sa susunod ng mga talata, meron kayong mababasa ang kangaroo court. Ibig sabihin, talon-talon. Pupunta kay Pas, pupunta dito kay Anais. Kung ano-anong paghusga ang gagawin sa kanya, lalatiguhin ng, alam niyo ba yung latigong gagamitin sa kanya, yung dulo nun merong tingga, mahigit apat na po yung nakalabas na yun at papalo sa kanya. At anong meron sa tingga, kapag ipinalo yung tingga sa balat ng katawan mo, bumabaon yun at sumasama yung balat. Baka sakali, nagbabaka sakali si Satanas na magbago ang isip ng Panginoong Jesus na hindi na tumuloy sa krus. Ganun lang kasimple yun. Subalit, hindi ito nangyari. Pinakita pa rin ng Panginoon kung gano'n siya lubos na sumunod at naging tapat sa kanyang Ama. Kaya yung paglalagay ni Satanas sa puso ni Judas ay baliwala. Sa kadalasan ng ito, tinukoy din ng Panginoong Jesus na si Judas ay isang diablo. Ayon sa Aklat ni Juan, Kapitulo 6,
Kapitulo 70 hanggang 71. Ngunit, paano ba ginamit ni Satanas ang kanyang impluensya kay Judas? Ito'y sa pamamagitan ng mga ilang bagay na tunay nating napansin sa kanya. Una, pera. Pangalawa, sa pamamagitan ng pagiging emosyonal. Pangatlo, sa pamamagitan ng mga maling idea at sa pamamagitan ng pagiging makasarili. Ito yung mga impluwensyang ibinigay ni Satanas kay Judas na patuloy rin ginagamit ng Diablo sa bawat isa sa atin. Tinutukso tayo sa pera, tinutukso tayo sa mga idea, tinutukso tayo sa mga bagay na tayo'y ilalayo sa kanya. At kahit si Pedro man, si Apostol Pedro, ay isa rin sa mga naimpluwensyahan ni Satanas. Mateo 16:23. Papag-usapan natin ngayon si Apostol Pedro. Ang tawag sa kanya ni John MacArthur, Impulsive Disciple. Basahin po natin sa talatang 47. Nagbunot ng tabak ang isa sa mga alagad at tinaga ang alipin ng pinakapunong pari at natagpas ang kanyang tainga. Sa aklat po kasi ni Marcos, hindi detalyadong binanggit kung ano yung eksaktong nangyari at hindi siya nagbigay ng pangalan kung sino yung naputulan ng tainga. Subalit sa aklat po ni Juan sa Kapitulo 18, talatang 10, talagang makikita natin na ang tinutukoy dito ay si Pedro. At alam naman natin yung kwento kung sino yung pumutol ng tenga. Di ba? Si Pedro yan, si Apostol Pedro. At siya ay talagang mayabang ng mga pagkakataon na yun. Di ba natatandaan niyo, sabi niya, walang makakahadlang Panginoon. Dadaan sila sa bangkay ko bago ka dakpin. Ang hindi napapansin ni Apostol Pedro, ako napansin ito eh, siya ay mangingisda. Mangingisda. Siyan sa magaling? Sa lambat. Hindi siya magaling sa espada. Ang target niya, yung leg, anong tinamaan? Tenga, sumoblay. Dapat doon palang maghinahon na siya eh. Hoy, hindi ka tinawag para maging katagpas ng leeg ng mga kalaban. So, siya ay pwede nating sabihin, sa pagbato ng lambat sa dagat, doon siya magaling. Hindi para sumira ng lamunan ng isang tao. Ayon sa aklat ni Lucas, Kapitulo 22 hanggang 51, sinabi ng Panginoong Jesus, tama na yan. Tama na yan, Apostol Pedro. Hinipo niya ang tainga ng alipin at ang sugat at kagad din itong naghilom. Kakaiba. Pinulot yung tenga. Kung panonoorin natin, pinulot yung tengang putol, ibinalik, at nabuo. Instant healing. Ibang klaseng milagro. Sa aklat po ni Mateo, talatang 52, sinabi sa kanya ni Jesus, ibalik mo ang iyong tabak sa iyong lalagyan. Ang nabubuhay sa tabak ay sa tabak mamamatay. Patuloy, hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking ama ay padadalahan agad niya ako ng 12 batalyon ng mga anghel? Ngunit paano matutupad ang kasulatan na nagsasabing ito'y dapat mangyari kung iyong hinahadlagan? Di ba nyo naisip yun? Kayang-kaya ng Panginoong Jesus ang gapiin sila. Alam nyo ba, ang kapangyarihan ng isang anghel lang, naalala nyo sa lumang tipan, ilan yung pinatay ng isang anghel? 78,000. Isang anghel. Eh kung hihingi siya ng isang batalyon na anghel, eh gano'ng karami yun? Walang matitira sa kaaway. Subalit hindi niya ginawa. Kahit kailan, hindi siya nagmiglas na lumaban o gumante.
sapagkat hindi yun ang plano, hindi yun ang propesiya, hindi yun ang hula para sa kanya. Ang aking kaharian, sabi ng Panginoong Hesus, ay hindi sa mundong ito. At gusto ko ipaalam sa inyo, ang kaharian ng pagiging Kristiyano ay hindi susulong sa pamamagitan ng pagpatay ng tao. Dadami tayo sa pamamagitan ng bawat isa sa atin magpapatotoo, magbabahagi ng salita ng Diyos. At kapag yung taong yon ay tumanggap at kumilala sa Panginoon, yun ang paraan ng Diyos. Ang pagsulong ng pagiging Kristiyano o ng sangka-Kristiyanuhan ay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pagpatay ng mga tao. Sa mga pagkakataon at sandaling ang isang tao ay sumampalataya sa Panginoong Hesus, doon susulong ang Christianity. Ang Kristiyano ay hindi gumagawa ng pagsulong sa pamamagitan ng tabak. Sa madaling salita, tayong mga Kristiyano dapat hindi tayo supersibo. Dapat hindi tayo mga rebelde. Dapat hindi tayo mga kriminal. Dapat hindi tayo mga mamamatay tao. Dapat tayo ay hindi mahilig sa gulo. Dapat hindi tayo nagrarally. At higit sa lahat, dapat hindi tayo nagte-text ng mga panakot sa ating kapatid. Nakaranas na ba kayo noon? Nakaranas na ako. Binigyan ako ng text, tinakot ako, huwag kang pupunta dito, kung hindi, may mangyayaring hindi maganda. At gayon nga ang nangyari, may mga nakaharang na kahoy at may mga goons na kasama doon sa mga pagkakataon na yun. Kristiyano ba yun? Kilala daw ni Pastor. Ando ni Sister Sen. Kristiyano ba yun? Doon mo makikita kung tunay na Kristiyano ang isang tao. Ang sagot at baling niya sa mga bagay na hindi magandang ginawa sa'yo ay pagmamahal at pag-ibig pa rin kahit kailan hindi nagturo ang Diyos ng paghihiganti. Roma 12:19, akin ang paghihiganti, sabi ng Panginoon. Itataas mo lang yung pagbasa talatang 18, hanggat maaari makipagkasundo kayo sa lahat ng tao. So ang pagsulong ng pagiging pananampalataya ng isang mananampalataya ay sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kung tayo man ay dumami dahil tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi dapat haluan ng gimmick yung pagpaparami ng Kristiyano. Mas magiging totoo ang pagdami kasi totoo yung nilapit natin sa mga tao. Ibinigay natin sa kanila ang tunay na tagapagligtas at tunay na may-ari ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa talatang 48, pagpatuloy natin. Kasi dapat sumusunod tayo sa sulat eh. Sumusunod tayo sa kasulatan. Sinabi ng Panginoong Hesus sa mga tao, ako ba'y tulisan at naparito kayong may dala pang tabak at pamalo upang ako'y dakipin? Sa orihinal na lingwahe, sa pagkasabi ng Panginoon, ako, natatakot yung mga tao. Pag sinasabi niyang ako, nagigilagilalas yung pagsasabi ng Panginoon sa mga tao. Hindi nyo lang napansin, pero sa pag-aaral ng karamihan, ganon sila kailag sa ating Panginoon ng mga panahon na yon. Araw-araw akong nagtuturo sa templo at naroon din kayo. Ngunit, hindi nyo ako dinadakip. Subalit, bakit nyo ako dinakip? Isa lang ang sagot. Sabi ng Panginoon, kailangang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Kung kanina, binabanggit ko si Apostol Pedro na subversibo, tignan niyo po yung nangyari sa kanya nung siya ay sumunod sa utos ng Diyos, nung siya ay sumunod sa tagapagligtas. Basahin natin ang kanyang sulat, ito'y galing sa kanya. Unang Pedro, talatang 5, kapitulo 5, talatang 8 hanggang 10, babasahin ko po. Maging handa kayo at magbantay, ang Diablo, ang kaaway niyo, ay parang leyong umaatungal at ali-aligid na naghahanap ng masisila. Huwag kayong matakot sa kanya. At magpakanatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam nyo, hindi lamang kayo ang nagtiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Manda, no? Yung kanyang tema.
tuloy pa natin. Pagkatapos niyong magtiis sa loob ng malaking panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at lakas ng loob, at isang pundasyong hindi matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ng ating Panginoong Jesus. Nabago, ano? Kasi naniwala na siya sa turo ng Panginoon. Eh. Pero nung una, may mga duda. Eh. Sinasalungat niya yung turo. Kaya iba yung dating niya. Ngayon, nakikita natin dito yung pagmamahal at pag-ibig ng Diyos na sa puso niya. Kanina, yung pagiging subversibo at rebellion na wala sa lugar. Dalawa pa nga yung kanyang espada eh. Kung tutuusin, dalawa sa kasangkanan. Talagang naghahanda siya para, alam nyo, yung utos ng Diyos na magdala sila. Nung una, walang dadalhin, di ba? Nung pangalawang utos, magdala na kayo. Parang self-protection. In other words, siguro yung self-protection, ina-acknowledge ng Panginoon. Pero yung papatay ng tao ay kailanman hindi Kristiyano yan. Eh, Pastor, may mga grupo, tinatawag na the Crusader, o yung mga, paano yung mga yon na nagsipaglaban, hindi po totoong Kristiyano yon. Anything na pumasok sa isip ng tao na ipagtatanggol ng Kristiyanismo at papatay ng maraming tao, false Christianity. Ang totoong Christianity, pag-ibig ang mensahe. Pananampalataya sa Panginoon. Balikan natin ang kwento. Nakita natin kanina sa karamihan ng mga taong kasama sa mga dumakip sa Panginoon, bagamat ito'y hindi magandang senaryo, napakapangit na senaryo, kasama rin ang taksil na si Judas, tapos yung mga mapusok ng mga alagad, si Apostol Pedro, at ngayon ang mga alagad na naging mahina, mga duwag, at lahat sila ay nagsipagtakas at tumakbo at nagtago. Sa talata pong 50, sabi doon, tumakas ang lahat ng mga alagad at iniwan sino? Siya ang ating Panginoon. Kung inyong naaalala, ito ay aking binanggit sa talatang 27, naalala nyo na pinag-usapan natin yan, magkakawatak-watak at iiwan nila ang Panginoon. At ang nakakalungkot nga sa kanilang ginawa ng mga pagkakataon na yon, sa halip na mananalangin laban sa tukso, anong ginawa nila? Sila'y, anong turo nung nakaraang linggo? Nagsipag tulog sa pulong panalangin. Ang hula ay natupad. At ang kanilang kalagayan na sila'y hindi manghanda, walang tiyaga, at ang kanilang kilos at isip ay halos lahat ayon sa kanilang laman at hindi ayon at naayon sa banal na Espiritu. Sila'y mahina, kaya ang naging pagkilos nila ay napakahina, nangatakot, nagsitakas para sa kanilang buhay. Ito'y hula galing sa aklat ni Zacarias, Kapitulo 13, Versikulo 7. Ngunit hindi pa natapos sa mga apostol ang kwento ng pangyayaring ito. At ito'y nasundan pa ng isang tagasunod ng Panginoon. Basahin po natin ang susunod na talata. Sa 51 hanggang 52, sinundan ng Panginoong Hesus ang isang binatang walang damit maliban sa balabal niyang ito. Sinunggaban nito ng mga tao, ngunit iniwan niya ang kanyang balawal at tumakas ng nakahubad. Napaalala sa atin, baka pag may problema kayo, wala kayong panloob, mahirap yan. Ha? Kailangan meron tayong panloob pag-aharap sa mga ganitong sitwasyon. Maraming pagkakataon kasi kung minsan nagugulat, hindi mo iakalain. Limbawa, biglang humuga yung bahay, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Pero ang ibig ko sabihin, tignan natin yung kwento. Sino tong taong ito na nakahubad at nagtatakbo dahil sa takot? Meron kayong idea kung sino to?
marami sa mga komentaryo ay pinagpapalagay nila na ito daw ay si mismong si Marcos, yung may akta ng aklat. At ito'y natanong na rin sa akin itong talatang ito ng mga ibang araw. Kumbaga yung kwento daw, sa gitna ng isang madilim na gabi, may isang mama at sabi maring doon siya nagtatrabaho ng mga panahon na yon. At sa kanyang pagkakatulog, siya ay nagising, lumabas na nakatapis lang. Alam mo, ganun sila matulog, parang linen bang tawag doon o balabal pag natutulog ang mga taga Israel, mga Hudyo. So lumabas siya kasi nagising siya dahil meron siyang narinig na nga, dinakip ang Panginoon. So nung siya ay sumilip, anong tawag natin doon sa ganun? Usi? Usi ba? Sumilip, at nakita siya nung iba na, oy, kasama rin yan ng Panginoon. Sabi nga doon, nakatulong sa kanya, agad siyang kumaripas ng takbo at nalaglag yung kanyang tapis. Si Marcos ba yon? Dahil daw yung nanay ni Marcos ay kasama doon sa naghanda ng pwestong kanilang pagdadausan ng banal na hapunan, kaya nagkaroon sila ng mga idea ng tukuyin na ito si Marcos. Balit, wala namang nakalagay sa Biblia. Tinignan ko sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Walang nakalagay na pangalan. Marapat lang na huwag natin lagyan ng pangalan. Otherwise, magiging speculation ito. Magkakaroon tayo ng haka-haka na pinagtatalunan minsan na hindi naman talaga maganda ang pupuntahan. So, ito yung best translation, best interpretation. May isang mama, nagulat, tumakbo, nalaglag yung balabal. Ganun lang siya kasimple. And then, nice ko sana kasing bigyan ng pansin, ito yung gusto kong bigyan ng pansin dito, yung kalagayan ng isang tagasunod. Tayo po, bilang mga tagasunod, sakaling mangyari sa buhay natin itong pagkakataong ito, anong nararapat nating tandaan at anong maaari nating ipanalangin sa buhay natin? Dapat maging masigasig tayo sa kaalaman, sa pag-alam ng salita ng Diyos. Walang ibang bagay na tutulong sa atin kapag tayo may problema, yung tayo natutukso, yung tayo bibigay na, kapag naalala mong salita ng Diyos, matutulungan ka niyan para hindi ka kumapit sa tukso. So dapat dinidiin na natin yon. Maging mapagbatyag tayo sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos. Hindi lang tuwing araw ng Linggo, napakaraming araw. Maraming ang araw sa panonood ng television, pero sa salita ng Diyos, wala. Maraming ang araw sa pamamasyal, pero sa salita ng Diyos, walang ibinibigay. Maraming araw sa pagtatrabaho, of course, kailangan natin yun, pero yung trabaho, tandaan nyo, galing sa Diyos. Kaya dapat unahin natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung tatanungin ko kayo at bibigyan ng sukat yung inyong isip, ilang percent ang God's Word at ilang percent ang worldly deeds or worldly things? Kayo makakasagot niyan, hindi ako. O tandaan natin, dapat sigasig ang ating kailangan at intensyon, motibo, tamang motibo o interes sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tandaan yung prinsipyo yung lagi kong binabanggit. Ang pag-aaral, dadalhin ka sa pagkaalam sa Panginoon. Ang pagkaalam sa Panginoon, dadalhin ka sa pag-ibig mo sa Panginoon. Hindi mo siya maiibig kung hindi mo siya kilala. At hindi mo siya makikilala kung hindi mo siya pag-aaralan. Dapat lagi tayong nananangan din sa kanyang kapangyarihan sapagkat walang ibang kapangyarihan tutulong sa atin kundi ang kapangyarihan lang ng Diyos. Kapag ang isang tao ay may problema, at nakita natin sa mga buhay ng alagad, ang tumulong sa kanila upang maging maunlad ang kanilang paglago sa pananampalataya ay ang kapangyarihan ng Diyos. Maring si Brother Ted, pwede magpatutuo yan. Kapangyarihan ng Diyos ang nagbigay ng lakas sa kanya, nagbigay ng todong higit na pangunawa sa kanyang sitwasyon, paalala sa pamamagitan ng ating pagtulong ng pananalangin. At kung sakalit magkaroon tayo ng isang kalagayan na kagaya ng kwento, yung huling mama na nakahubad, nais ko lang sana na huwag tayong pupunta sa mga mahihirap na sitwasyon na dapat lagi tayong may panloob. Huwag niyong kakalimutan yon. Importante rin yung bagay na yan. Baka mamaya bakit nakalagay sa Biblia yun? Kailangan yon kasi nangyayari yan sa buhay ng tao. Kung hindi niyo pa naranasan at maaring maranasan niyan, dapat handa kayo sapagkat iyon ang tinuturo ng Diyos.
Nakakahiya, hindi ba? Subalit, ano ang tema ng ating pag-uusap? Ang ating Panginoon ngayon, sa pagkakataong ito, ay nag-iisa na. Wala na yung mga alagad. Tumakas na. Hinuli siya, madaling araw, mamayang hapon, papatayin na siya. Napakabilis na ang pangyayari. Sukdulan yung kanyang kalagayan. Tingnan niya man yung mga kasamahan niya, wala na, iniwan na siya. Siya ay nadakip na. At bago siya patayin, pahihirapan siya. At sa kanilang paghiwalay, makikita natin walang sinabi ang Panginoon, kundi sinadya niyang sumunod sa pagpunta sa krus. Anong dahilan? Upang matupad ang propesiya at hula o hula sa kanyang pagiging tagapagligtas. Alam nyo, may hula tungkol kay Judas sa kanyang pagtataksil. Hinulaan din at meron ding propesiya ang pagiging watak-watak nila at pagkakalat ng mga alagad. At nagkaroon din ng hula, propesiya, tungkol sa kanya bilang magiging alay sa araw ng Pasko. Kung hindi nyo naiintindihan yan at naalala, pinapaalala ko sa inyo. At ito'y matutupad sa araw ng Biyernes, kasabay ng kanyang kamatayan. May mga hula rin tungkol sa krus na siya'y maitataas. At may mga propesiyang tungkol sa kanyang kamay na magkakaroon ng butas sa pamamagitan ng pako at tabak. Ito ay lahat nakatala sa banal na kasulatan. Mababasa natin to sa aklat ni Isaiah 53 kapitulo 7 o kapitulo 7. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan at hindi umiyak kahit konti man lang. Bakit po? Ginawa ito ng Panginoon. Ang mga bagay nito ay ginawa niya dahil sa pag-ibig. Pag-ibig para sa kanyang Ama, pag-ibig para sa iyo, para sa inyo, para sa akin, para sa ating lahat. Pag-ibig para sa pagbibigay ng kaligtasan sa ating lahat. Ano ang dahilan? Bakit siya nagkaroon ng pag-ibig? Ang tunay na dahilan ay dahil ito sa ating kasalanan. Kasalanan na sa kasalukuyang ito ay dadalhin niya doon sa krus. Tayo po ay manan. Aming Ama, isang karanasan po para sa amin na maging bahagi doon sa bundok ng Olibo. Sa pamamagitan ng mga mata, ng mga manunulat ng Ebanghelyo, ay amin pong muling naranasan, O Diyos, ang pagkakanulo at pagtakip sa Panginoong Hesus. Kahit na isang maliit na paraan, nakatulong po ito sa amin, Panginoon, upang maranasan namin. Ang amin pong mga puso ay tumatalo ng utang na loob sa iyong ginawa, sa iyong paghahanda upang maging alay ang iyong buhay, buhay na ganap at banal, walang kasalanan at kapintasan na siyang nagdala sa amin upang ikaw ay aming sambahin magpakailanman. Nagpupuri kami, Panginoon, sa inyo, O Diyos, sa pagbibigay sa Kanya para sa amin at pagbibigay sa amin para sa Kanya. Sa Kanyang pangalan at dakilang pangalan namin hinihiling ang lahat ng ito. Ang lahat ay magsabi ng Amen.